Hey, what's up mga tropa? This is Gerald Dinuya and welcome back to my channel and don't forget to subscribe and click notification bell to get notified. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. And for today's vlog mga tropa, nang gusto kong share sa inyo, gusto kong ipakita sa inyo kung paano yung online class ng pag-aaral po ni Honggo kapag nag-apply po kayo papuntang Japan. Okay? Ayun mga tropa, no, nagpapasalamat ako kay katropang Aylon Bargaso na siya po yung tumulong sa akin para magkaroon po ako ng idea at magkaroon po ako ng video kung paano po mag-aral online ng pag-aaral po ng Nihongo. Bale, senior niya po sa akin kung paano po yung pag-aaral ng Nihongo mga tropa ng online. Kasi nga po sa amin mga tropa, noong time namin is face-to-face po kami. Kaya medyo ano ako, parang tawag doon, yung parang interesting ba na gusto kong malaman kung paano pag-aaral sa online. Diba? Ito mga tropa, no? Ito yung pag-tour niya sa atin sa study room niya, no? Pinakita niya sa akin. Ito, pagkita ko rin sa inyo mga tropa, i-share ko din sa inyo ito. Panoorin nyo. Ayan. Minasan, ohay gozaimasu. Yoroshiku negashimasu. Wait, ito po yung study place natin. Medyo loaded talaga yung ano. Madami tayong mga minememorize kaya talagang paskil na lang. So yan, review lang ng konting lesson kasi meron tayong isang mamaya. Ito mga tropa, share ko lang sa inyo, no? Sa isang klase, kahit mag face to face ka at online class ka, meron po tayong isang Nihonjin o Japanese na teacher. Ayun. Tapos, sa amin kasi ganun mga tropa, no? Sa isang araw, isang beses siya magtuturo sa amin. Siguro mga 2 hours, 1 hour. Siguro mga 2 hours or 1 hour siguro mga nung dati kami, no? 'Yon. Basta meron po tayo magiging teacher na Nihonjin o Japanese. Okay? Tapos mga tropa, ito papakita ko sa inyo paano yung ginagawa ng pag-uusap pag nag-aaral sila. 'Yon, ganito po sila mag-usap mga tropa. Tingnan niyo naman. Ayan, no. Ngayon, ano kami? Discussion kami ngayon ng kaiwa. With sensei. Hi, Daddy Budes. Ayun, isa-isa ang pagbigkas. Ano pag number ng kwarto, ha, mga rooms? Kumintan yung 0, binibigkas nila sa maroon. Or 0. Yung ray naman na sa 0, yung ray, di ba, may basa pa sa 0? So, minsan yan po yung native sensei namin sa Sakura language. Japanese po talaga siya. Para masanay po kami sa listening ng Nihongo po. Single or hindi pa. Ay, doksin des. Doksin des. At siyempre mga tropa, hindi mawawala yung parusa kapag bumagsak ka sa exam. Okay? Yun. Naalala ko tuloy nung kami mga tropa, nung buwabagsak kami sa exam o sa mga quizzes, hindi kami nakaka-uwi ng weekends. Basta kapag bumagsak ka sa exam o sa mga quizzes mga tropa, nung time namin, kasi face-to-face, hindi ka makaka-uwi
sa lugar nyo, sa probinsya nyo, sa bahay nyo. Kasi mga tropa, once a week, nakaka-uwi kami sa probinsya o sa bahay namin. Kaso pag bumagsak ka, kailangan mong pumasok sa school ng Sabado o Linggo, parang ganun mga tropa, ano, basta kailangan mong pumasok para mag-review, i-review yung ibinagsak mo na lesson. Ganun po mga tropa, ano. Kaya ako mga tropa, alam nyo naman, may pinapasa naman ako, meron din syempre hindi pinapasa. Kaya ginagawa ko, namumutang ako ng uwi kahit bumagsak ako. Ayun. Kaya nakaka-uwi ako mga tropa. Ganun po ang diskarte namin. At minsan may nangyari pa nga sa amin. Binili namin yung gate pass ng kasama namin para kami makauwi. Kasi nga mga tropa, naghahabol talaga ako para magka-baby. Kaya naunawaan naman nila. So marami kaming gumagawa nun. Pero syempre minsan naman pumapasa naman ako. Kaya nakaka-uwi din naman ako. Kaya ngayon mga tropa, ang parusa sa mga online class kapag hindi sila pumasa sa mga exams, sa mga quizzes, ito po ang pinapagawa sa kanila. Panoorin nyo mga tropa. Ito. Yan. Gawgada hinahanap sa umaga. Nasaan ka na? Malayo ba ako ba? Katagal lang yung pagbabalik ko. Sa pagpatahap ng bawat sandali, nakatikong lagi ang aking mga labi. Ayun mga tropa, no? Ayan po ang pag-aaral pag sa online class. Yan, ganyan po mga tropa. Napakalaki ng ng diferensya, no? Nung nag-aaral po kami ng face to face tsaka po yung online, okay? May kanya-kanya ang disadvantage at advantage po yan mga tropa, no? Unahin natin yung advantage na nag-aaral ka face to face. Kapag face to face mga tropa, talaga makikita mo actual yung tinuturo sa iyo. Actual mo makikita yung mga galawan, tsaka pagsusulat, yung stroking, makikita mo na maayos, hindi malabo. Kasi minsan pag sa cellphone, malabo syempre. Wala na pag sa signal, bagal-bagal, ganun, na-interrupt yung signal. Unlike kapag actual, mga tropa, makita mo talaga yung stroking, kung paano sinusulat, makita mo lahat actual talaga. Ngayon, kapag naman sa online, kabaligtaran po nun, syempre, sabi ko naman sa inyo, minsan yung sa blurred sa cellphone, tapos yung signal, di ba, mabagal, tapos basta minsan humihinto pa, di ba? Yun po ang kaibahan. Makukuha mo ng maayos yung turo kapag actual, kesa po sa online. Yun ang mga disadvantage ng face-to-face mga tropa. Hindi ko alam kung disadvantage to, no? Yung kasi sa amin mga tropa, mahigpit nun eh. Yung parang bawal lumabas, ganyan. May curfew, ganyan. Unlike kapag sa online class ka, sa bahay ka lang, pagkatapos ng class mo, nag-review ka na, magagawa mo gusto mo. Kasi nung kami mga tropa, no, medyo talagang sakal-sakal kami nung dati. Pero maganda rin naman. Pero talagang, alam mo yun, pagkatapos sa amin mag-aral, tapos nung naka-uwi kami, parang gano'n, nakahinga kami ng maluwag, parang nakalaya ako, gano'n. Mga gano'ng mga tropa yun, ano, gano'n yung pakiramdam ko nun, kasi nga, parang nakulong kami sa isang lugar. Mga gano'ng mga tropa na, pero maganda rin naman kasi disiplina, okay? Maganda rin naman. Hindi mo na magawa yung mga bagay na gusto mo. For example, bibili ka sa labas, dahil nga nasa dorm kami, hindi kami pwede makalabas. Kasi alam ko nasa 10 p.m. yata yung namin yung curfew namin noon. So hindi ka na pwedeng lumabas. Tapos kapag emergency, syempre yung parang gusto mo lumabas, nagutom ka, gusto mong bumili, parang ang hirap magpaalam. Sobra maghirap magpaalam. Okay? Tapos mga tropa, ang advantage ng online class, sobrang magagawa mo yung gusto mo talaga. Yung parang pagkatapos ng klase, magagawa mo talaga, ano mo yung gusto mong gawin, walang curfew, walang ganon, tapos makakabili ka ng gusto mong bilhin kapag gusto mo lumabas, ayan, di ba? Yun ang advantage niya. Tapos, parang, alam niyo yung mga tropa, kasi sa face-to-face kasi, alam mo yung sigaw na sigaw, yung pag nakasalubong mo yung kapwa, ano mo, kapwa estudyante mo, no? Babatiin mo yan. For example, Ohayo gozaimasu! Malakas talaga yun, mga tropa. Hanggang kaya mong ilabas yung boses mo, ilabas mo. Ganun kalakas. Sobrang lakas talaga. Alam yung sigaw na Tarzan. Mas malakas pa yata dun.
basta malakas mga tropa, no? Tapos, ay ang daming mga kasalubong sa hallway. Ang daming mga kasalubong. Babatiin mo lahat yan. Tapos yung mga teacher pa, lahat ng mga kasalubong mo, babatiin mo pa yan. Tapos magbabaw ka pang ganun. Sa araw-araw, alam mo, ako, parang ayoko nang lumabas. Ayoko nang lumabas na ano, ng room. Kasi nga, babati ng babati. Eh, siyempre masakit na ilalaman na namin sa kaaral. Kasi pag sumagot ka sa isang klase, dapat malakas din ang boses mo. Tapos nalabas ka pa sa labas, siyempre, sa hallway, ganyan. Makakasalubong mo pa yung mga maraming mga estudyante. Babatiin mo pa yon na malakas ang boses mo. Okay? Yun po. Para sa akin na disadvantage kasi masakit po sa lalamunan yung sisigaw ka na nga sa room, tapos sisigaw ka pa sa labas na ano. Parang gusto ko mapahinga naman yung lalamunan ko. Ganun po mga tropa. Para sa akin disadvantage siya kasi minsan masakit yung lalamunan ko, may tonsillitis ako, tapos kailangan mong sumigaw. Ayun, ang ayoko. Yun. Yan mga tropa na malaking pagkakaiba talaga. Malaking pagkakaiba. Pero sa akin mga tropa, kung pipili ako kung saan mas ako nakakaluwag o mas komportable, siguro pipiliin ko yung online class compare po sa face-to-face. Mas malaki po yung matitipid mo kapag sa online class compare po sa face-to-face ang klase. Dorm pa lang mga tropa. Dorm pa lang. Mas malaki pa sa internet yon. Eh sa online class, internet lang naman yung halos na binabayaran eh. Kasi yun lang naman ang ano mo, yung source of ano mo, communication, internet lang naman. O yun yung sa amin, nung face-to-face kami, magkano yung ano namin, magkano yung aming dorm? 3,000 megit yata yung ano, o man, o, diba? Eh yung internet, pinaka ano, 1,700 pesos, diba? O, mas, para sa akin na, mas gusto ko yung online class. At syempre mga tropa na nagpapa-shoutout sa atin ng ating mga katropa na lagi silang nakasubaybay sa atin, no? Ayun, shoutout kay katropang Stephanie Conrado Burgos. Ayun. Then, shoutout kay katropang Liam Ron Santillana. Okay, mga tropa, salamat sa pagpapanood sa vlog natin. Ayun, sana mga tropa na-enjoy nyo to. Sana kita nyo yung difference mga tropa. Siyempre yung iba mga tropa hindi naman nakaranas ng face-to-face sa kasi online ngayon eh. At siyempre mga tropa na hindi ko naman tatapusin ang vlog na to na hindi po sinasabi sa inyo to. Share to inspire, not to impress, pray hard, to stay humble, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!